usapin natin. So magkakataon na natin to para matanong. Ano po ba yung pagiging GOV? Kasi ang alam ko, ang kuya, tumutulong lang talaga sa nangangailangan. Pero bilang GOV, maraming club yan na mga under sa'yo. Can you give me yung mga best practices nyo po, lalo na sa inyong lugar? Once you are a governor, you start playing from a member, and then a club president, and club president, after club president, governor. You cannot become a governor not unless you are a club president. That is the prerequisite. And then, once you are governor, you govern all clubs affiliated belong to your region. How you will handle that? Yeah. You can handle, that's why we give time, efforts, that's why every 3 months or 4 months, we will conduct a lexicon, which is considered a GMM of the DPP as a governor. So you will govern all under the president. We have to remind him every year there should be a general meeting so that whatever project from the club should be top to other a form of service like humanitarian services. So na mandate talaga ng mga Aguila is to serve. Yeah, that is our mandate. That is our the guiding principle. Service to strong firehood. Not only service to strong firehood, but it should be part of the mission. Noble mission is lasting peace. Support a humanitarian or humility. Gusto ko lang kung itanong, nabanggit nyo kasi yung humility. Maraming nagsasabi, ito daw ay pang-social lang, pang-mayaman lang daw. That as is long, the misconception. That is misconception. As long as you are able and capable to serve your country, to people, to your brother, you are qualified to be a member of the Paternal Order of the Philippine Peoples. So yan guys, malinaw. Akala nyo pag-social lang ito. If you have the heart to share, to help to other people, you are qualified to become like us. So salamat po. Last message po mula sa aking GOV, Kuya. Hello, to all the viewers and watchers, Kuya, mga brother namin, please continue service because you are as an eagle, you are friends to all people. Alam po natin na marami pong nagagawang proyekto or tulong po ang mga miyembro po ng Aguila. Ano-ano na ito? Ngayon pong natapos po tayo sa palagay ko, parang napakarami po, 1,000 pieces, trees of fruit bearing and mga hardwood, nara, banaba, at sari-sari pong iba. Ngayon po, this coming March, papagpatuloy po natin ang ating mga naumpisahan ng mga proyekto like pagbibigay ng sponsorship sa scholar. Actually, meron na rin po tayo na pinapag-aral na pare o sinusuportahan sa kanyang pag-aaral, which is in sa Panama Provincia. Yung pangako po na ambulansya para sa Aguila, andyan na po, hindi pa lang po natin napapagawa, pero andyan na po, hindi pa po natin napapalagyan ng patient transport vehicle or pangyari gagawin natin na pang-emergency sa bawat nangangailangan dito sa ating nasa buwan. Sa mga Ate Kuya, salamat sa inyong suporta at kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo magtatagumpay. Ngayon, mag-uumpisa na naman tayo sa second week of February or third week of February dun sa ating regional convention at gaganapin dito sa Batangas. So, kailangan na kayo doon, lahat ng presidente, lahat ng officials ng club dahil kailangan natin magpuntuhan at matapos ang mga resolution na mga dapat natin gawin sa Lourdes Project. Life to keep our liberty.